Kanya-kanyang benta ng programa sa publiko sina Senator Panfilo Lacson, Senator Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno kung sakaling palarin sa halalang 2022. Para sa isang political analyst, hindi na patok ngayon sa mga botante ang pagpresenta ng isang kandidato na galing sila sa mahirap. Anya, lumang tugtugin ito ng mga kandidato pero napako ang mga pangako. May mga naging presidente na tayo nung nakaraan na ang talagang naging battle cry nila is poverty alleviation pero wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon, mahirap pa rin sila. I think they're now thinking na it doesn't sit right. Okay? It doesn't ring a bell, kumbaga, na ito yung kanilang pangako pero hindi naman ito yung nangyayari. So why are we going to vote again for the same people who are, you know, giving the same messages? Inisa-isa din niya ang mga bagay kung saan malakas ang ilang nagdeklara ng tatakbo sa pagkapangulo at ng mga nag-iisip pa kung tatakbo. Kapwa Sakalam, ika nga sa social media sina Mayor Isko Moreno at katandem na si Dr. Willie Ong. Ito naman anya ang tamang panahon para tumakbo si Senator Manny Pacquiao habang mainit pa ang kanyang pangalan, lalo na sa larangan ng boxing. Dagdag ni Kalilong, bagamat sinabi na ni Davao City Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa anumang pambansang posisyon, aktibo naman umano siyang nag-iikot sa bansa at nakikipagpulong sa mga lokal na lider. Bagamat hindi anya oposisyon si Senator Lacson naman, magandang alternatibo umano siya para sa mga botante. Kung may oposisyon man anya, malinaw na si Vice President Lenny Robredo ang mukha nito. Bagamat nahuhuli si Robredo sa mga survey, ipinunto ni Kalilong na hindi naman bago ito sa kanya. Nasa laylayan din siya ng survey noong tumakbo sa pagka-VP pero nagawang manalo. The political landscape is getting to be more interesting and exciting. I think we're just waiting for VP Lenny Robredo if ever she will be joining in the fray, and also Mayor Sara Duterte, if ever she will also be running. I think this will further heighten the plot, okay, as we go along kapag nagdeklara na sila. Naniniwala si Kalilong na mahirap nang magkaroon ng iisang kandidato ang oposisyon dahil desidido na anya ang mga nagdeklarang presidential aspirants. Para kay Kalilong, nagpa siya tumakbo sa pagka-vice president si Pangulong Duterte para hindi siya kuyugin lalo't patapos na ang kanyang termino. When you already are in the parang kumbaga last stage of your term, you're entering technically what we call in political science yung lame duck phase ng yung presidency. So expected na po yan na talagang babatuhin yung presidente kaliwat kanan. Yung gustong maging running mate ng President Duterte, which is Senator Bongo, signified that he doesn't want to run. Kasi kung mangyayari niyan is si Senator Bongo maging running mate niya, and if Senator Bongo wins, I think what we're seeing here is an extension of a presidency of President Duterte, no, for another 6 years. Sa ngayon, wala pang desisyon si Go kung tatakbong pangulo sa ilalim ng isang paksyon ng PDP laban. Aniya, hintayin na lang ang deadline ng filing ng Certificate of Candidacy sa October 8. Samantala, tatakbo rin sa pagka-vice presidente sa ilalim ng Kapatiran Party ang abogado manunulat at natalong senatorial candidate ng Liberal Party na si Alex Lacson. Walang pinangalanang manok sa pagka-presidente ang partido. Robert Mano, ABS-CBN News.